Akala mo talaga Pasko na dito sa mansion at tingnan niyo ang tagapagpaligo punong-puno ng snow sa katawan. Alam niyo naman na one husky everyday ang ating paniliguan, pero today dalawa ang papaliguan natin. Inuna na nga itong si Juno at Ayan Bay, nag-aabang talaga siya sa pinto. Sabi siguro bakit hindi kaya siya agad palabasin? Nung pinalabas nga siya ay hinabol agad siya kasi baka mag-ihipa nga po siya dito sa labas. Gawain kasi po talaga yan ang ating mga males kung saan saan umiihi. Bago nga siya umpisa ang liguan ay sinuklay-suklayan muna siya para makita kung nagsha-shed ba, and yes po, positive. Nagsha-shed ang ating Juno, pero carry bells lang yan kahit di natin ubusin yung balahibo niya na nagsha-shed bago maliko. Kasi nga po standard type lang siya at hindi siya talaga magmamating kapag nadaanan ng blower yung balahibo niya. Kaya naman let's start na pagliliko at ayan, ayaw na ayaw niya. Opo. Manang mana talaga to sa kanyang mama Cyber. Ayaw na ayaw ng liko. Para sa mga hindi nakakaalam, opo, anak po ni Cyber itong si Juno at si Dos. And actually tatlo po silang magkakapatid, si Juno, si Dos at si Tres. Pero si Tres po ay female and na-rehome po natin siya. Kung magtataka naman kayo kung bakit hindi natin na-rehome si Juno at si Dos, si Juno po ay ako mismo ang nag-adopt sa kanya kasi nung maliit pa siya ay nagkaroon siya ng problema sa paa. Nabanggit at naipakita ko nga ang video sa inyo doon sa mga previous videos namin. At si Dos naman po ay in-adopt ng aking kapatid na panganay dahil siya ay in love na in love kay Dos. Alam niyo ba nung maliit pa si Dos ay talagang napaka-chubby niya, pero back kay Juno muna tayo. Siguro nagtataka kayo kung bakit ganito talaga yung katawan niya, talagang payat. Hindi po namin yan inaabuso ha, talagang ganyan na lang siya kasi nga po nung maliit pa siya ay mahina siya. Nga ako na yung mismo yung nag-adopt sa kanya kasi ayaw ko ipagkatiwala yung pag-aalaga sa iba. Bago pa kasi siya tamaan talaga ng kung ano-anong sakit, talagang mahina na yung resistensya niya. Papi pangala siya, ang pansin ko sa kanya, napakadalas niyang maglaway, talagang punong-puno ng laway yung leeg niya. Meaning po, masama talaga yung pakiramdam niya or yung pakilasa niya. At sa tatlo nga po magkakapatid, healthy naman yung dalawa, si Juno lang talaga yung nakitaan namin ng signs na mahina. Nung lumaki-laki naman po siya, nagkaroon pa siya ng sakit, kaya naman nang hina yung paa niya. Pero ngayon po ay okay na si Juno, medyo matigas lang talaga yung paa niya sa likod, pero at least hindi na nababali gaya ng dati. Dati kasi hindi kinakaya ng paa niya yung bigat ng katawan niya, pero ngayon caring-caring na talagang napakalikot pa. Kaya nga sabi ko, tama talaga yung desisyon ko na dito na lang si Juno sa amin. Kasi talagang numalit pa yan, tinutukan namin yan para nga malampasan niya kung ano man yung pinagdadaanan niyang sakit. Kahit nga nung time na yun talagang wala kaming idea kung ano yung sakit niya, kahit mga vet ay hindi masabi kung ano talagang nangyayari sa kanya. Anyways, alam niyo ba na ang snow ay nanggaling kay Juno, Charis? Ang snow lang po dito sa mansion kasi nga nagsha-shed siya. At kita nyo naman kapag ganitong standard type, pag nagsha-shed ay nadadala naman sa blower yung balahibo. Poging-pogi na nga siya after maliguan at pinabanguhan na lang, ready na po siyang manchicks. Dumiretso naman siya pa loob at nipadapa factor pa. Pasok na rin naman siya agad dun sa loob ng room niya. Napakabait, diba? Ang next naman nating diliguan, syempre ang kapatid niya na si Dos. Syempre, binuhat din agad yan kasi nga po mag-iihi ng mag-iihi pati sa TV. Kung nanonood nga kayo ng mga vlog namin, makikita nyo na talagang itong si Dos ang palaging nag-iihi. At may isa nga kaming vlog na pagdating niya sa ibabaw ng kama ay talagang umihi siya agad, be. Anyways, ito na nga po, maliligo na ang ating Dos. Kung makita nyo, talagang medyo tumaba na siya ngayon. Pero alam nyo po ba, nung maliit pa siya ay mas mataba po siya, talagang chubby-chubby yan. At talaga nga pong siya ang pinakamalusog sa magkakapatid. So ano nga po ba nangyari sa kanya? Actually, na-stroke po kasi itong si Dos noon. Nakwento ko na nga po yan sa previous video namin. Kasi naman inilabas namin siya, hindi niya naman pala kaya yung init. Actually parang dalawa or tatlo silang inilabas namin, pero si Dos pag uwi sa bahay bigla na lang po nangisay. Nagsi-seizure na po pala siya at napakatagal po niya nagsi-seizure. After nga po ng episode of seizure niya, hindi na siya makalakad at hindi na makatayo. Although nagpapasalamat nga kami kasi nalampasan niya yung stroke at hindi siya nawala sa amin. Naawa rin talaga kami sa kanya kasi nga hindi po talaga siya makabangon. Akala nga po namin noon ay talagang ganoon na siya at hindi na siya makakalakad pa. Pero after lang po niya magpahinga ng siguro isang oras, ay grabe, nagtatakbo-takbo na ulit. Yun nga lang po, after ng stroke, talaga nakita namin yung changes sa kanya physically and mentally. Kung mapapansin niyo po, yung face niya ay medyo droopy. Hindi po ganyan yung face niya nung baby pa siya. Nagbago rin nga po yung kanyang ugali talaga. Halos hindi na nga po talaga namin siya magets kahit hanggang ngayon. Bilang isang fur parent, alam niyo naman po na talagang gets na gets natin ng ating fur babies. Kung ano man po yung sabihin nila, depende pa lang sa movements nila or even sa face nila. Pero itong si Dos talagang hindi po namin maintindihan madalas kung ano yung gusto niya. At madalas may kakaiba na rin nga po siya mga movements. Nasa tingin ko nga po ay naging epekto ng pagka-stroke niya before. Pero kahit na ganyan nga po, yung si Juno at si Dos, mahal na mahal po namin yan. Talaga nga lang po na madalas hindi sila nakasama sa mga video kasi parehas po silang may pagka-attitude. Manang mana kay Mama Cyber. Anyways, back to the video, dito sa time na to ay nag-iihi na po si Dos. Yun naman pala ihing-ihi na, kaya ayan, umihi na siya sa sahig. Kita niyo naman po medyo madilaw. Malapit na rin naman siyang matapos, kaya carry lang. Ito si Dos
ayaw din niya magpa-blower ng mukha. Halos lahat naman sila ayaw. Kaya kung mapapansin niyo sa mga videos namin, madalas pinupunasan na lang po namin ng towel yung face nila. Kaya naman po yun ng towel kasi nga yung balahibo nila sa face ay medyo manipis lang talaga. May nagsasabi rin nga pala na lagyan namin sila nung panlagay sa tenga, pero be, hindi po nila yun gusto talaga kahit anong try namin. Tapos na nga pong paliguan si Juno at si Do, sa tingin niyo sino ang papaliguan bukas? Guys, ayan, kita nyo, nabili kami today ng phone. Dalawa yung nabili namin kasi yung isa ay pang giveaway! So dahil malapit na tayong mag 1 million followers dito sa ating Facebook, mamimigay tayo ng isang Vivo phone! Ito na nga po ang ganap, dumaan kami sa mall kanina after namin magsimba at napadaan kami dito sa Vivo. At naisip naman ni Mama na mag-give back naman sa inyo kasi grabe nga po yung love na binibigay nyo sa amin. Kaya naman po namili siya ng phone na ipapag-giveaway sa inyo once na mag-hit tayo ng 1 million followers. Grabe nga po ang saya namin dito kasi excited kaming ipaalam to sa inyo. Siyempre, pina-unbox na rin po natin yan at be, sobrang ganda nga po niya. Pinakita na rin nga po ni Kuya lahat ng mga kasama sa box and be, kumpletong-kumpleto na po talaga yan. At ito na nga po ang phone. Good luck sa mananalo sa ating giveaway. So, meron pa yung isang lucky winner. Ang gagawin nyo lang unang-una ay make sure na naka-follow kayo dito sa aming Facebook page. Pangalawa, mag-follow sa aming Instagram. And pangatlo, mag-subscribe po kayo sa aming YouTube channel, which is Husky Pack TV. And pang-apat, i-download nyo or mag-register din kayo, mag-login sa link na nasa comment section. At ang panglima po ay mag-share kayo ng 5 videos namin dito sa Facebook. So, yun lang yung mga mechanics. Madali lang yan. Nasa screen din yan lahat. Gawin nyo. Nasa comment section din yan. So, good luck. Mamimili kami ng winner kapag nag 1 million na tayo. Good luck sa magiging winner!